Okay, so in this discussion, I will talk about systems. So maghinay-hinay muna tayo sa signal. So dun muna tayo sa system part ng subject natin. So first, we define what is a system. So a system is basically a collection, no, of elements and components that are organized for a common purpose. Usually, makikita nyo yung system na naka-represent as a block diagram. No? Kung nag-feedback na kayo, for sure, alam nyo yung concept ng system. No? But anyways, hindi tayo magdidigin sa mga computations ng feedback. No? Cause dun yun sa part na yun. Eh. So, ang focus lang natin dito is yung mga characteristic lang na meron ng isang system. Okay? So, ang system, meron niyang three main parts. Of course, meron niyang input and yung process o yung nasa loob ng system, kung paano ba siya gumagana. And of course, may output dapat. No? Kada may ipapasok tayo sa system, kailangan merong lalabas dapat dun. Okay? So, yun yung three main components of a system. So, example of a system is electric heater pala. Sorry. So, yung electric heater natin sa bahay, no, is isang example of a system, no. Bakit? Kung mapapansin natin, no, kada nag-iikot tayo doon, yun yung pinaka-input mechanism natin doon, eh. Nagpo-produce yun ng certain voltage or resistance na once na read ng system natin, no, merong ilalabas yung system natin na certain output, no. Of course, with respect or with reference dun sa in-input natin na voltage, no? So, yun, nakikita natin isang system yun. Kasi kada nag-i-input tayo o yung pag-ikot natin dun, merong nilalabas na temperature or yung init ng tubig. Okay, so that is a system. So, another example of system is an amplifier, no? Pinakasimpleng simpleng example ng system yan. No? Bawa, gumawa tayo ng isang amplifier na merong gain na 10. So, pag nag-input tayo ng signal dyan, of course, paglabas, yung signal natin, eh, naka-times 10 na. So, ganun lang siya kasimple, no? Okay? So, punta naman tayo ngayon sa classification ng system. Okay. So, first, classification of a system is a memory and memoryless system. So, yung system natin, no, is said to be a memory system. Doon muna tayo mag-start sa memory system. So, masasabi natin na ang isang system ay memory, no, if the input has a past value at present time t. Otherwise, if hindi naman, wala namang past value si input, memoryless system siya. So, let's have an example para mas maging clear sa inyo. So, consider a system y of t equals x of t minus 3. And i-check natin kung itong given system na to is memory or memoryless. So, tingnan natin, no? At t equals 0 or yung present time na kinuha natin arbitrarily, no? Halimbawa, at t equals 0. So, pag nilagay natin sa system yun, no? Y of 0 equals x of negative 3. So, mapapansin natin dito, no? Yung present time natin is t equals 0. Yung input natin at x equals negative 3, meron siyang value, no? Na dapat wala siyang value dun, eh. Para masabi mo kasing memoryless siya, no, dapat pag sinubstitute mo yung present time, no, dapat dun lang din magfo-focus si input. Eh, meron siyang value at t equals negative 3. Ibig sabihin, meron siyang past value, which is may memory yung system natin. Okay? Parang ganito lang yung analogy niya. Halimbawa, ang isang tao ay normal lang na tao. No, tayo lang. Tayong tao, no? Normal yung pag-iisip natin, meron tayong memory na natatandaan natin yung nangyari sa atin last week, no, isang araw, last 10 years kung matalas yung memory nyo, last 20 years, di ba? Big sabihin, tayo ay isang memory system na naaalala natin yung past experience natin. Okay, so parang ganun din yung system natin. Sana na-gets yung analogy ko doon. So, next, no, i-consider naman natin itong system na to na y of t equals x of t. No? And i-check natin whether ito naman ay memoryless or memory. So, tingnan natin, no, maglagay tayo ng value. No? At t equals 0, yung input natin is x of 0, no, as well as
yung y natin, no, yung output natin, y of 0 din. At t equals 2, x of 2, and then y of 2 yung output natin. At t equals 3, x of 3, y of 3. So clearly, nakikita natin na sabay silang nagre-react at same t, no? At t equals 0, sabay nagre-react si input, x of 0 and y of 0. At t equals 2, x of 2, y of 2. No? Sabay sila. So, ibig sabihin, walang past or future value. No? It only reacts at present time with the input. So, ibig sabihin, memoryless itong system to. It's because wala siyang naaalala sa past or sa future value. Ang isang analogy naman na naisip ko dito sa memoryless is tao na may comatose, okay? Or patient na may comatose. Di ba? Pag ang isang tao ay may comatose or yung kakagising niya lang, no? Ano ba ang maaalala niya dun? Wala. Wala siyang maaalala at a particular time, no? Ang naaalala niya lang dun is, of course, yung present time lang, no? Kung wala siyang maalalang pangalan, kung ano yung ibigay mong pangalan sa kanya, yun lang yung tatanggapin niya, no? Kung ano yung present na meron siya, dun lang siya nagre-react. Wala siyang past memory or future memory. Kasi, memoryless siya, eh, no? Comatose yung tao, eh. So, parang ganun lang din dito sa system. Okay? Sana nagets yung analogy ko dun sa dalawa, no? Sa memory and memoryless system. So, tandaan yung mga conditions, no, kung paano natin malalaman kung memory or memoryless system by yung given na signal natin or yung given na system. Okay? So, i-check natin to, no? Let's have an example. I-check natin tong mga to na I think medyo mas mahihirap ata tong part na to. Kung memory or memoryless ba sila. So, punta tayo sa software na ginagamit ko. So, x of t plus x. So, check natin, no? Yung number 1. Y of t equals x of t plus x of t minus 5 for letter A. For letter B, y of t equals 3x of negative t. And for letter C, I think this is an integrator, no? Kung nag-ECE-103 na kayo. Ganito yung format ng integrator. So, v of t is equals to 1 over C integral from negative infinity to t ng I of t dt. So, double check lang natin. x of t minus 5, 3x of negative t. Okay. I think wala naman akong naging maling na kopya. Okay, so letter A, no? Try muna natin itong letter A. So, check natin, no? Isip tayo ng present time, no? Baka yung iba nagtataka sa inyo, sir, pagka sinabi bang present time, lagi po bang t equals 0? Eh, hindi, no? Arbitrary yun, no? Madalas kasi, mas madaling mag-substitute or mag-evaluate ng isang equation or system pagka t equals 0 kasi madalas nagka-cancel yung variable. Okay? Pero wala namang problema kahit t equals 1, t equals negative 2. Yung present time ay nasa sa inyo po yun. Arbitrary po yun. Decision nyo po yun kung ano yung gusto nyong gamitin na value. Okay? So, sige. Mag-iba tayo ng value. Halimbawa, yung present time natin at t equals 1. So, palitan natin ang kulay para ma-distinguish natin. So, tingnan natin, no? At t equals 1, so ito yung pinili natin na present time. Halimbawa lang naman. So, present time natin, halimbawa t equals 1. So, pag nilagay natin dito, yung output natin y of 1. Okay, yung input natin or yung dalawang input natin is x of 1. And yung isang input natin is x of 1 minus 5 is ilan yun? Negative 4. No? So, ito, present time. Kasi yung present time natin is t equals 1 with the output. Kaso mayroong isang past, no, ibig sabihin may memory to in the past. So dun pa lang, no, itong system na to ay memory. Memory system. Yung letter A natin has memory. Okay? So letter B, try natin. Ito medyo tricky itong part sa letter B, no. I-try natin muna at t equals 0. So, at t equals 0, y of 0, yung t equals 0 is the present time, no?
Okay, ito yung pinili natin na value ng present time natin. So, t equals 0, y of 0 equals 3x of 0. So, dito pa lang, makikita na natin na memory less siya. Kasi yung input natin is nag-react lang. Nag-react siya, no? With the output, no? At the same time, at t equals 0 rin. Pero, kung titingnan mo, paano kung iniba ko yung value ng present time? Ginawa akong t equals 1. No? Halimbawa lang, ginawa nating at t equals 1. Ano mangyayari dyan? Y of 1 equals 3x of negative 1 na. Ayun, nagkaroon na ng past value. Okay? So, yun pa palang hindi ko nasabi sa inyo, no? Hindi porket na i-discuss ko kanina or sa mga nababasa nyo na libro, ay isang value lang yung ginagamit sa present time, eh, dun lang kayo mag-i-stick, no? Hindi po pwede kasi, halimbawa, katulad nga ng ganito, no? Pag nilagay nyo na t equals 0 lang, aakalain nyo na memory less siya kasi nagre-react si input at the same time with the output, no? At this case, at t equals 0, pareha silang nagre-react at t equals 0. Pero pag iniba na pala natin yung present time, ginawa natin at t equals 1, may past value na pala si input, which is ito, no? X of negative 1. And dito pa lang, masasabi na natin na memory tong letter B. So, memory tong, yung system natin, no, has a memory, or it is a memory system. Okay? So, letter C naman. Actually, itong letter C, no, kayang-kaya nyo na sagutan kahit di na kayo mag-evaluate ng integral. Kasi dito pa lang sa bounds or dun sa limits yung integral natin, no, meron ng value at negative infinity to T. So, dito pa lang, makukonclude na natin na memory, no? Wala nang atubili pa. Memory system tong letter C. It's because meron siyang value at negative infinity. May nag-i-exist na value, no? At negative infinity. Pero, kung nag-start tong integral sign, no, from 0 to T, yan, sure tayo dyan na memoryless yan. Kasi walang past value. Eh. Nag-start kasi siya from 0 papunta sa T. Okay? So, ganun lang, no? Ayun. So, ayun nga pala, no? Yun yung isa palang condition, no? Pwede rin pala kasing maging memory to if merong negative dito sa input natin, no? At this case, no, yung input natin is I of T. So, katulad nga nung kanina, yung X of negative T, no? Akalain natin na T equals 0, pares nagre-react. So, Y, X of 0, ito Y of 0, no? Eh, nung nilagay na pala natin yung T equals 1, nagkaroon ng past value si input. Meron ng X of negative 1. So, parang ganito rin dito. So, mag-double check kayo, no? Huwag lang kayong mag-rely sa kung may integral man, sa bounds, no? Mag-rely din kayo sa maraming values ng present time, no? Mag-try din kayo ng iba, no? Gawin yung 0, 1, 2, 3, 4, 5 yung time, no? Of course, wag naman negative kasi wala namang negative na time. Okay? Laging positive yung time na ilalagay nyo. Alright? Okay, so next naman tayo na next classification of system is causal and non-causal system. So, start muna tayo sa causal system. So, a system, no, is said to be a causal system if the input has past or present value or both. Pwedeng past na mayroong present value, no, at present time T. So, medyo kahawig siya ng, I would say, memory system, no? Okay, so, consider a system, no? Y of T equals 2X of T plus X of T minus T. So, halimbawa, nag-arbitrary value tayo. Ang ginamit natin na present time ay T equals 0. So, at T equals 0, Y of 0 equals 2X of 0 plus X of negative 3. Clearly, yung dalawang input natin ay mayroong present at saka past value. So, yung present value natin, of course, X of 0. And yung past value natin ay X of negative 3. Okay, so this is a causal system. So, punta naman tayo sa non-causal system. So, a system is said to be a non-causal system naman, no, if the input has a future value at present time T. So, walang past, walang present, future lang. Okay? Doon pa lang, malalaman nyo na eh. Isang tingin nyo lang, malalaman nyo na kung future value. Pag merong plus, yun yung hint. Pag merong
pag may naka-plus dun sa domain, no, clearly merong delay yun. May future value yun. So halimbawa, no, consider system y of t equals 3x of t plus 3. So pag nag-substitute tayo ng value na 0, ayan, so 0 at y of 0, yung present time natin is t equals 0, yung input natin ay merong future value, no, x of 3. So in this case, non-causal siya kasi meron siyang future value at present time t. Pagka ginawa natin na t equals 1, sige, gawin natin t equals 1, no, y of 1, yung present time natin is t equals 1, so y of 1 yung output, and yung input natin is x of 4. So meron tayong future value na x of 4. So non-causal system. Okay? May mga problem na ang itatanong, may bibigay sa inyo system and then itatanong kung i-check nyo kung causal ba siya as well as memory, or non-causal ba siya as well as memory or memoryless. So may combinations na ng classification of system. But anyways, magbibigay naman ako ng example, no, regarding doon. Right? Medyo nakakalito na pagka pinagsasama-sama kasi natin. Okay? But don't worry, pagka nag-practice kayo, naintindihan nyo talaga itong mga dinidiscuss natin, no, regarding the system. Masasagutan nyo, no, eventually yung mga system na ibibigay sa inyo. Okay, so next classification is called invertibility of a system. So, a system, no, is said to be an invertible if distinct inputs result in distinct output. No, take note the word distinct. Ibig sabihin unique. Ulitin ko, no, a system is said to be an invertible if unique inputs magre-resulta sa unique output. Or, kung pinag-uusapan natin yung relation na inaral natin sa discrete mathematics, meron siyang one-to-one correspondence or one-to-one relation. Okay? Kung nag-discrete math na yung iba sa inyo, I'm sure meron na kayong idea kung ano ibig sabihin itong mga sinasabi ko dito. Okay? So, let's have an example. No? Consider a system y of t equals x squared of t. Find out, no, check natin kung invertible ba itong y of t equals x squared of t, no, or non-invertible. So, ang solution ko dito, no, the way I would do this is to have a table na mayroong mga input values. Then, of course, tingnan natin yung kakalabasan ng output, no, para malaman natin kung mayroong one-to-one correspondence siya or may umulit na output. No. Kasi kinecheck natin yung ano eh, na dapat unique lang yung or distinct lang yung output or yung dapat unique yung output, no, kada magpapasok tayo ng input. Okay? So tingnan natin, no, yung mga input natin is negative 2, negative 1, 0, 1 at 2. Of course, pagka itong mga values na to sinubstitute natin sa x squared of t, so magiging 4, 1, 0, 1 at saka 4. Makikita natin dito na marami ng umulit na output. Yung 4, dun pa lang sa 4 at saka sa 1. So, yung 4, yung output na 4 ay input ng negative 2 at positive 2. Tama? Yung negative 1 din, yung 1 din pala na output, parehas din siya na output ng negative 1 at positive 1. So, dun pa lang, makikita na natin na wala siyang one-to-one correspondence or wala siyang unique relationship, no, between the input and the output. Dapat kasi kada magpapasok tayo ng distinct input or unique input, dapat unique din yung output. Walang magkakaparehas. Eh, may nagkaparehas sa output, no, yung 4 tsaka 1. So, clearly, ito ay not invertible or non-invertible. Okay? So, let's have another example. Halimbawa, ito naman, no, y of t equals 2x of t. No, check natin kung invertible or hindi. We do the same thing. No? Ganun pa rin yung solution na ginawa ko dito, no, para mas maintindihan nyo. May mga input values ako, and then tinignan natin yung output. No? Check natin kung may mga umulit ba. So, negative 2, negative 4 yung output. Negative 1, negative 2 yung output. 0, 0. Okay, tama naman. 1, 2 yung output, and pag input natin ay 2, ang output naman natin ay 4. So, makikita natin dito na unique yung output values. Wala namang nagkapareha. So, ibig sabihin, invertible si function natin na y of t equals 2x of t. Actually, meron pang isa, no, kung iba sa inyo nahihirapan, no, I think ito na nga ata ang pinakamadaling solution.
Kung yung iba sa inyo nahihirapan pa, mayroon pa akong isang way o no, of solving kung paano natin malalaman is by correlating calculus, no? So punta tayo dun sa isang punta tayo dito, no? So halimbawa y is equals to x squared. Doon na lang dun tayo sa example kanina. Y equals x squared. Ano bang graph ng y equals x squared? So ang y is equals to x squared ay parabola, no? Opening upward, no? So yan ay graph ng y is equals to x squared, no? From negative infinity, no, to positive infinity x values. Ibig sabihin lahat ng x values, no, pasok dito or element, yung domain nito is an element from negative infinity to positive infinity. So tingnan natin yung inverse nitong y is equals to x squared. Paano ba natin kukunin yung inverse nito? No? Pagpalitin natin yung variable, gawin natin x is equals to y. Sige, palitan natin yung kulay. Gawin natin x is equals to y squared. And then, solve natin si y in terms of x. So, in short, y is equals to square root of x. So, ang graph naman ito ay parabola siya actually na putol. No? Putol siya na ganyan eh. Yan, y is equals to square root of x. So, dito pa lang, makikita na natin na hindi parehas yung kinalabasan. Bakit ko nasabi? Kasi ito, yung mga domain nito is from negative infinity to positive infinity. Pero tingnan nyo yung domain nito. Saan nag-start yung domain? From 0 to infinity lang eh. To positive infinity lang eh. So clearly, hindi kasama yung mga negative values. And I think it makes sense. It's because mayroong square root eh. Bawal talaga ang negative dito. Negative 1, ano ba yan? May complex na yan eh. Hindi naman natin pinag-uusapan ng complex. Dito lang tayo sa real numbers eh. So clearly, not invertible talaga. Kasi hindi lumabas eh. Hindi nagkaroon ng ano eh, ng domain na from negative infinity to positive infinity. Na-restrict lang yung domain natin nung invertible, nung na-invert natin yung function, no, from 0 to positive infinity lang. So clearly hindi to invertible. Okay? Magaling sana kung yung function natin ay mayroong graph pa dito na aganto, no. Halimbawa nung ginawa natin itong mga process, no, kung paano natin in-invert, no, and then yung kinalabasan, and then pag-graph natin, mayroong graph dito sa other side, and then yung domain natin is from negative infinity to positive infinity, clearly, invertible siya. Okay? Okay, pero kasi yung domain natin, nung in-invert natin yung function, is na-restrict lang from 0 to infinity. Ibig sabihin, hindi invertible yun. Okay? So, ito yung isang solution kung paano natin malalaman kung yung isang given system ay invertible or not. Okay? Yung second example, no, ano ba yung isa? Y is equals to 2x, tama ba ako? So, ano bang graph niya? No? I think ang graph niyan ay parang y is equals to square root of x lang. Pero isipin nyo, yung slope niya ay merong 2. May rise over run na 2. So, hindi pala tama yung ano, graph. Medyo mataas yung slope niya kasi malaki yung, ano, yung slope. Medyo ganyan. No? Isipin nyo yung slope ay 2. But anyways, graph lang naman yun. For illustration purposes lang naman yun. So, pag in-invert natin yan, x is equals to y over 2. So, ano bang graph niyan? Ano pala? Kailangan pala nating pagpalitin yung variable. Sorry. So, x is equals to 2y. And then, solve natin si y in terms of x. So, y is equals to x over 2. So, ang slope naman natin dito ay 0.5. So, medyo maliit ng onti yung slope. Parang ganito. No? Hindi masyadong steep. Parang ganyan siya. No? Okay? But anyways, slope lang naman yan eh. Ang pinag-uusapan natin dito kung yung domain ba, na-restrict ba nung in-invert natin. Well, actually, clearly, graphically, hindi. Kasi dito sa original function natin, yung domain natin is from negative infinity to positive infinity, tama? Kasi it shows eh, yung graph natin is dire-diretso yan eh. Mula dito from negative infinity pataas eh. Nung in-invert natin, naging y is equals to x over 2. Ito yung inverse nitong y is equals to 2x. Yung domain natin, hindi pa rin na-restrict pala.
Okay? From negative infinity to positive infinity pa rin. Okay? Ito ang hint, no? Or clue. But anyways, ano lang naman eh. Clue lang naman to, pero kakailanganin pa din ng solution dito. No? Baka kasi magkamali din kayo kung manghuhula kayo. Pero ang hint or clue dito, or ang technique, is lahat ng mga linear function is invertible. Ano ba yung mga linear function? Yun yung mga function na walang squared, walang cube, walang to the fourth. In short, walang degree na n. Pag yung, hindi pala, no? May degree na n, pero hindi siya, or yung degree n is greater than or equal to 2. So, yan ay y is equals to x squared, x cube, x to the fourth. Yan ang mga non-invertible function. Non-invertible function. Okay? Pag linear, of course, yan yung x lang. Okay? Actually, constant din eh. Y is equals to 2, y is equals to 3. Yan yung mga invertible function. Ano pa? Hindi lang naman nagre-restrict yung invertibility sa polynomial, no? Sa trigonometric din as well as exponential. Well, actually, lahat ng trigonometric, no, yung cosine x, no, e to the x, or ano pa ba, gawin yung e to the cosine x pa yan. Lahat yan non-invertible. Kasi tingnan natin tong cosine x. Ano ba ang cosine x, no? Y is equals to cosine x. And pag in-invert natin yan is x is equals to cosine y, and then solving for y, arc cosine of negative 1. I think ang graph ng mga arc cosine ay parang ano eh, yung parang parang papaganyan eh, parang nalimutan ko na, but anyways, hindi ko lang sure kung parang ganyan, pero hindi siya dire-diretso katulad ng cosine x na ganito eh. Na dire-diretso na ganyan eh. Parang basta parang hindi siya may putol, kumbaga, yung graph ng arc cosine x. So clearly dun pa lang na restrict na yung domain natin. Hindi siya from negative infinity to positive infinity. Kasi ang domain ng cosine x is from negative infinity, no, to positive infinity. Ang arc cosine of negative 1 ng x ay may restriction yan, or meron yang may butas yan, or may limit, kumbaga, sa calculus. Alright? So, yun yung explanation, no, regarding invertibility of a given system. Sorry, napapunta na tayo sa function. But anyways, ito kasi yung naiisip ko, no, na isang way din kung paano mag-i-explain yung invertibility ng function. But anyways, sana na-gets nyo yung point. And sana hindi kayo masyadong nalito. Kasi na-i-discuss ko naman sa inyo ng maraming ways or in detail. And yun lang muna for now, and good luck, and thank you for listening, and as always, God bless.